ayun na siya guys, katatapos ko lang isprayan at kasalukuyan ko ngayong binibilad. At dahil nga pala wala itong handle, kapag binili mo wala talaga siya. Meron lang dito yung lalagyan ng kanyang strap at saka yung kasama niyang strap na rin para yung ilalagay dito. Ginawan ko na lang siya ng paraan kaya namili ako nito. Para maikabit ko to guys, bubutasan ko na lang yung parting dito. Yan, yung tatapatan po ng aking ikakabit na handle yan. Ganyan po ang magiging itsura niya. So ito na yung handle na ikakabit ko sa aking welding machine. At nung tinanggal ko nga pala siya sa kanyang lalagyan, napansin ko na maluwag to. Yan, yun pala detrade siya. Pero sa palagay ko naman, safe naman yung ating welding machine dito. Basta i-make sure lang po natin na mahigpit yung ating pagkakalagay. So bago natin siya i-install, kailangan mahigpit na mahigpit po siya. Ganito na lang po yung gagawin guys para lagyan siya ng hawakan. Okay. Ito na lang po yung basihan ko yung kanto-kanto niya. So meron tayo nitong 9 cm. So gawin ko 4.5. Ayan, kaya tayong guhit. Ito naman sa kamila 6.3. So adjust natin ng konti. Tanda. Okay. Tingnan po natin 'yan. Yun. Tapos babarinahan na lang. So ayan na guys, nalagyan ko na siya ng butas. Ayan o, para sa kanyang handle. Tapos naisprayan ko na rin siya ng clear. Ayan na, mukhang bago na ulit siya. So ayan na nga guys, sinubukan ko siya ikabit kanina pero mahaba pala. Kaya magpapalit ako ngayon ng medyo maikling tornilyo. Ayan. So isusot lang po natin siya sa butas. Dito natin siya idadaan sa ilalim. Pero bago natin kakabit dyan, syempre higpitan po muna natin ito gamit yung plies. Try natin. Hindi na naman. Ayan. Hindi ko na po siya nakabitan ng washer dahil wala po akong washer dito. Pero malapad naman po yung ulo nitong tornilyo. Ayan o. Pwede na to. Sa ako na lang aayusin. Kapag meron ng panlagay na washer. Ayan. Ayan siya guys. Oh, meron lang handle. Diba? Okay ba? Guys, ito nga pala yung sample ng ating welding in.
yung quality ng ating welding machine. So ito ngayon yung project ko, guys. Nakaset nga pala to sa 100, guys. Tapos kung magka-cutting, nalagay ko na lang muna siya sa 150. Tapos magka-cutting tayo ngayon. Palang kinakating kung guys ay 18mm na bakal. Okay, ang next naman ay papakita ko sa inyo yung mga ilan sa aking project na ginawa. Itong mga steel trusses na ipinagawa sa akin ng aking mga kapitbahay. So, ito yung mga ilan sa sample ng aking project. Okay guys, so hanggang dito na lang muna at please like and share. At yung mga napadala sa aking channel, kung sakali pong napanood nyo to ay please subscribe nyo na rin po yung channel ko at pakiclick nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod ko pang uploads. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, hala muna.